Kumusta mga kaibigan? Welcome back sa ating channel. Bago ang lahat ay announcement muna mga kaibigan. Monetize na po ulit ang ating channel. Kaya naman bilang pasasalamat ay mamimili ako ng 10 viewers natin na mananalo ng 100 peso load through GCash o ano pa man ang gusto nyo. Sa unang sahod po natin yan ha mga kaibigan. Paano magkaroon ng chance para manalo? Simple lang mga kaibigan, subscribe lang, ilike ang mga videos at mag-comment. Ang mga makikita ko regularly na magko-comment sa ating mga videos, ang mga bibigyan natin ng chance para manalo. Kaya naman, halina't ating kilalanin kung sino-sino ang mga players na tinapon ng San Miguel Beermen pagkatapos maglaro ng best years nila sa team. At wala naman na tayong inihintay na, let's go mga kaibigan. Maraming SMV fans ang nagulat nang i-trade ng team ang kanilang current team captain at isa sa pinakamatagal na sa team na si Arwin Santos. At nito nga lang ay binitawan na din ng team ang pangalawang miyembro ng kinakatakutang Death 5 ng SMB na si Alex Cabagnot mga kaibigan. Pero ang PBA ay business at mananatiling business. At ang mga trade nila Santos at Cabagnot ay hindi una sa history ng San Miguel franchise mga kaibigan. At narito ang ilan sa mga players na binitawan ng team bago pa man sila magretiro. Unahin na natin dyan sila kay Daniel Defonso mga kaibigan. Sa kanyang 14 season na paglalaro bilang Beermen ay tinulungan niya ang team para makakuha ng 8 championships. Nakuha ni Danny I ang back-to-back MVP mula 2000 at 2001 season. Idagdag na natin dyan ang 5 Best Player of the Conference Award mga kaibigan. Siya din ang naging mentor ng ngayon ay 6-time MVP na si Junmar Fajardo. Kaya naman kahit hindi na masyado naglalaro ay mayroon pa rin siyang ambag sa team. Ang kaibahan lamang ni Lakay sa listahan na to ay siya ang tanging hindi na trade ng team pero hindi naman siya pinapirma ng bagong kontrata nung mag-expired ang kontrata nito nung 2013. Diba mga kaibigan, konsuelo man lang sana pero wala eh, business ang PBA. Pangalawa sa listahan mga kaibigan ay si Abet Gidaben. Ang trade ni Gidaben at Mon Fernandez ay isa sa pinaka-controversial na trade sa PBA history mga kaibigan. Bago pa man mapunta si Gidaben sa SMB ay may bit-bit na itong 13 titles at siya din ang naging 1983 PBA MVP. Kinuha ito ng Magnolia Cheese, dating pangalan ng SMB mga kaibigan, noong 1986. Maganda naman ang naging performance nito kung saan ay tinulungan niya ang team sa 3 kampyonato at siya din ang naging 1987 PBA MVP. Pero pagkatapos ng 1988 All-Filipino Cup, at naging 4th place lamang ang Beermen ay trinid ito papuntang Pure Foods Hot Dogs para kay El Presidente Ramon Fernandez. Sunod sa listahan ay si Ato Agustin. Pagkatapos ng 1989 Grand Slam ng SMB ay nagkaroon ng mga injuries ang players ng team at dahil sa injuries na ito ay isa si Ato Agustin sa bumuhat ng team. Tinulungan ni Agustin ang SMB para tapusin ang 3-year drought nang mag-champion sila noong 1992 PBA All-Filipino Cup. At siya din ang tinanghal na MVP ng season na iyon mga kaibigan. Pagkatapos nito ay nakakuha pa ito ng 2 championships noong 1993 sa Governor's Cup at 1994 sa All-Filipino Cup. At dahil nagkaroon ito ng injury noong 1995 at guess what mga kaibigan, the year after, na-trade ito para kay The Bull, Nelson Asaitono ng Sunkist. Pero at least pagkatapos ng playing career nito ay naging coach naman siya ng team noong 2009. At nakakuha ng title bilang coach noong 2011 Governor's Cup. At ngayon nga ay kasalukuyang member siya ng coaching staff ng SMB. Tumungo naman tayo kay Alan, the Triggerman Kaidik mga kaibigan. Nasa twilight na ng karir si Kaidik nang i-trade siya kasama ang rights kay Edward Naron, Yoyoy Villamin at Shot Tankinsen sa Hinebra kapalit si Boy Beats Victoria. At ito naman ang naging dahilan nila kung bakit nangyari ang trade mga kaibigan. Pinangakuan si Kaidik na siya ang magiging playing coach ng team. Kaya naman bago pa mangyari ang trade ay bumaba sa pwesto ang kasalukuyang coach ng Hinebra na si Coach Senator ng panahong iyon na si Robert Jaworski. Naging playing assistant coach muna siya bago naging head coach ng Hinebra mga kaibigan. Sunod sa listahan mga kaibigan si Nelson The Bull Asaitono. Si Asaitono ang go-to guy ng Ron Jacob squad at naging contender pa ito ng MVP award noong 1997 PBA season kung saan siya ang naging scoring champion ng season na iyon. During ng kanyang stint sa SMB ay naiuwi niya ang 2 Best Player of the Conference Award at kasama din siya sa mythical team. Noong 1990, na-trade si Asaitono kasama si Will Antonio sa Papcola kapalit ni Nick Velasco, Dwight Lago at Chris Volado mga kaibigan. Sunod ay sina Danny Siegel at Don Hontiveros mga kaibigan.
direct hiring ang ginawa ng SMB kay Siegel noong 1999. Ibig sabihin ay hindi na ito dumaan pa sa draft. Sa kanyang rookie season ay agad na naging star ng SMB si Siegel, mga kaibigan. Nakuha niya ang dalawang Finals MVP award at siya din ang naging Best Player of the Conference noong 1999 Governor's Cup. Tinulungan ni Siegel ang SMB na makakakuha ng 7 championships. Samantala, mula Tanduay ay napunta si Hontiveros sa SMB noong 2002, mga kaibigan. At agad ding na-establish ni Dondon ang kanyang sarili as a key player sa rotation ng SMB. Salamat sa pinpoint sniping niya dahil natulungan niya ang SMB ng dalawang pang championship. Pero kahit naging mukha ng SMB ay hindi nakawala sa trading block. Dahil sa medyo nagkakaedad na sila ay na-trade ang dalawa kasama si Dorian Peña at Paul Artadi sa Air 21 para sa top 3 picks ng 2010 PBA draft at ang nakuha nila dito ay sina Noy Baclao, Rabe Alhoseini at Rie Guevara. Bumalik si Hontiveros sa team noong 2011 pero na-trade din ulit sa Alaska. At ngayon nga lang mga nakaraang linggo mga kaibigan, trinade ng SMB ang dalawang member ng death squad nila na si Arduin Santos at Alex Cabagnot. Unahin natin si Santos mga kaibigan. Si Santos ang huling inakakuha ng MVP award bago dominahin ni Junmar ang PBA. Dahil sa kanyang leadership ay natulungan niya ang SMB sa huling 9 championships nito. Kung saan ay dalawa dyan ay siya ang tinanghal na Finals MVP. Pero dahil nga sa 40 anyos na ito ay trinade ito ng biglaan kay Vic Manuel. Para naman sa fresh na fresh na si Alex Cabagnot mga kaibigan. Katulad ni Arwin ay isa si Alex sa naging dahilan ng huling siyam na championships ng team. Pinakawalan na nila ito noong 2014 nang i-trade ito papuntang Global Port. Pero binawi din lang nila kasi parang may bubuga pa daw ata. At dahil na sa rebuilding mode ngayon ng SMB, ay trinade si Cabagnot sa mas batang si Simon Enciso mga kaibigan. At yan ang personal na listahan ko mga kaibigan ng mga players na itinapon ng SMB pagkatapos nilang mapakinabangan. Ikaw kaibigan, anong komento mo dito? Malayang malaya kang ikomento yan sa ibaba. Kung gusto mo ng ganitong uri ng video, ay mag-subscribe ka na kaibigan para sa mas marami pang kwentuhan. Maraming salamat sa panonood mga kaibigan. Sa muli, ito ang PJ Guillermo TV, ang inyong lingkod sa Basketball Updates. Hanggang sa muling kwentuhan, paalam!